Mga kasambahay, mabuti pa po ay panoorin nyo na lang po ang episode natin for tonight dahil matututo po tayo ng tamang pagpili, tamang pag-debone o yung pagtanggal ng mga tinik, pag-fillet at pag-preserba at kung ano doon po pong mga tips and hacks tungkol sa fish. So, fishy ang usapan natin ngayon dito lamang po sa Easy Lang Yan. Isda po ay isa sa pinakamasarap na source ng pagkain nating mga Pilipino. Ito po ay punong-puno ng mga high quality protein, iodine, minerals, vitamins, omega-3, fatty acids at vitamin D. Bukod dyan, 1 million po na trabaho nating mga Pilipino ay nagmumula po sa pangingisda. As a matter of fact, 2% ng gross domestic product o GDP ng ating bansa ay nagmumula sa pangingisda. So, sobrang bongga po pala ng isdang ito. Kaya naman ang episode natin ngayon ay patungkol sa isda. Paano ba ito nilutuin? Paano ba ito piliin? At ano pa ba ang mga pwede natin gawin tungkol dito sa masarap, madulas, at masustansyang isda? Noong 2013, ang Pilipinas ay pang-7 sa top fish-producing countries in the world. Ang pagkain ng isda ay nakakabawas ng pag-decline ng brain function sa pagtanda. Nakakatulong din ito sa pag-control ng utak sa memorya at emosyon. Nakakatulong din ito upang mabawasan ang risk ng pagkabulag. Ang omega-3 fatty acids na nakukuha sa isda ay mabisang pangkontra sa depresyon. Ang isda ay common na natin nakikita sa hapagkainan nating mga Pilipino. At ever-present ito palagi sa menu ng mga restaurants. Pero beware, dahil kapag ka po hindi sariwa ang isda, ay maaari itong magdulot ng dalawang klase ng poisoning. Una, yung tinatawag po natin na scombroid poisoning. Ito ay nakukuha kapag ka po hindi na-refrigerate ng maayos ang isda matapos itong hulihin. Yung pangalawa naman ay tinatawag po natin na ciguatera poisoning. Ito naman po ay dulot ng isda na nakakain ng isang partikular na algae. Kaya dapat po, ang isda natin ay sariwa, wasto at tama ang pagpili natin ng ating mga isda para safe at happy tayong lahat. Ika nga nila, everything starts in the market. Pero teka nga, paano nga ba natin pipiliin at paano natin malalaman kung ang isda ay safe o hindi safe? Buti na lang, meron tayong Easy Lang Yan fish expert to save the day. 15 taon na ang nagtitinda ng mga isda. Sa sobrang husay, isang araw lang ay ubos na ang mga paninda. Makinis, pero matinik naman sa pagpili ng fish. Narito si Rosaline Losuergo, ang fish expert ng Marikina Market. Ang mga palatandang sariwang isda, malinaw ang mata, pula ang hasang, at makinis ang isda. Malalaman natin ang bilasang isda, pula ang mata, at ang hasang, maamoy mo siya kung mabaho, maputla. Iba kasi ang amoy sa malansa at mabaho. Sa mga mamimili, kung nais yung tumagal ang isda, kailangan yung hugasan ng isda mabuti nang wala ng laman loob at dugo bago ilagay sa ref. Alamin mamaya kung ano-ano ang mga paraan ng pag-preserve, pag-debone at pag-fillet ng isda at ang iba't ibang paraan na paghahasa sa kutsilyo sa pagbabalik ng Easy Lang Yan. Welcome back po sa Easy Lang Yan, mga kasambahay. Paalala lang, mga kasambahay, ha, gaya ng sinabi ni fish expert kanina, kapag pipili po tayo ng isda, tandaan ang mga ito. Una, tingnan ang mata. Dapat po ito ay clear, bright, at bahagyang nakaluwa. Bahagya lang, ha. Pag luwang-luwa na at halos matatanggal na, iba na yon. Hindi na safe yun. Yung papapop out na, delikado na yon. Pangalawa po, tingnan ang hasang. Dapat ito ay mapulang-mapula yung hasang. Pangatlo, tingnan ang balat at laman. Dapat po makintab ang balat at ang laman ay hindi malambot na tipong pagka pinindot mo ay lulubog yung daliri mo.
Pang-apat, amuyin ito. Dapat amoy dagat, o diba? Amoy sariwa at hindi amoy isdang malansat, may amoy na kakaiba. Kapag naman po pink, lubog, at cloudy na ang mata at gray na ang hasa, ang ibig sabihin ay bilisan na ito. X na yan, huwag nang bilhin yan. Never, never, ever buy this kind of fish. Ngayon naman po, nakapili na tayo ng fresh fish, e paano naman kung hindi mo naman agad ito lulutuin? Paano mo naman ito mape-preserve? Yan ang dapat niyong panoorin. Ngayon nakapili ka na ng sariwang isda, eto naman ngayon, paano naman kung hindi mo muna siya agad lulutuin? Paano ang tamang pagpe-preserve sa isda? Fish preservation baka mo? Worry no more! Narito na si Chef Leonel Briones to the rescue! Let me share to you three ways of preserving the fish. The first way is smoking. Same process na ginagawa sa tinapa. Second way is tickling, fermenting the fish. It's like buro. And the third way is salt curing. Ang pagpapausok ay isa sa mga pinakamatandang paraan ng pag-preserve ng isda. Pinapatuyo nito ang isda at ang kemikal sa wood smoke na nagsisilbi namang natural preservative. Maaring makabili ng smokers na nagkakahalaga ng 5,000 pesos pataas. Meron din namang second-hand smokers sa halagang 2 to 3,000 pesos. Pero bakit kapag gagastos kung pwede ka naman gumawa ng improvised smoker? Pwede gumamit ng water barrel, wine barrel, sirang refrigerator, at kahit ang filing cabinet ay pwede. Why not, diba? Pero may ituturo ako sa inyo na easy-easy improvised fish smoker na ang gagamitin lang ay ilang mga patapong bagay na nakikita sa inyong mga bahay. Ang mga materials: soldering iron, dalawang empty oil cans, isang empty can ng condensed milk, wood chunks o wood chips. Mayroon itong iba't ibang flavors gaya ng hickory, pecan, cherry, apple at iba pa. Pero kung gusto mong makatipid, pwede na ang mga piraperasong kahoy sa inyong bakuran. Electric drill, kuchilyo at alam. Step 1. Kunin ang lata ng condensed milk na butas na ang ibabaw. Sunod, gamit ang electric drill ay gumawa ng butas sa palibot ng lata ng condensed milk. Kung walang drill, ay pwede gumamit ng malaking pako. Pukpukin gamit ang martilyo at palakihin na lang ang butas gamit ang kutsilyo. Gumawa ng isang malaking butas na kakasya ang dulo ng soldering iron. Step 2. Butasan ang isang oil can sa ibabaw at ilalim. Step 3. Ang isang oil can naman ay butasan ng buo sa ilalim. Subalit sa ibabaw ay hindi lubos na tatanggalin ang takip. Lagyan din ang dalawang magkatapat na butas na paglalagyan ng alambre. Step 4. Hugasan mabuti ang dalawang lata. Step 5. Pagpatungin ang dalawang oil can. Nasa ibabaw ang may takip. I-secure gamit ang duct tape. Step 6. Ipasok ang alambre sa butas sa itaas ng oil can. Dito natin isasabit ang isda. Step 7. I-ready na ang condensed milk can, soldering iron at wood chunks. Pagkatapos ay ipasok na sa butas ang soldering iron. Ipasok sa loob ng lata ang wood chunks. I-plug ito at ilang saglit lang ay makikitang lumalabas na ang usok. Step 8. Takluban ito ng oil cans. Step 9. Isabit na natin ang isda sa alambre at isara. At voila! Nag-uumpisa na ang ating fish smoking. Meron din isa pang paraan ng pag-preserve ng isda. Ito ay sa pamamagitan ng pickling. Equipment. Glass jar o anumang container na sterilized, preferably ay yung hindi kinakalawang at airtight ang takip. Paalala lang, huwag gagamit ng aluminum, iron at copper. Para sa paggawa ng base liquid, ang kakailanganin ay 1/2 cup of vinegar, 1/4 cup of white wine, isang kutsarang asukal. Pwede rin gumamit ng juice ng lemon.
Paghalu-haluin ang mga ingredients para magawa ang pickling liquid. Ilagay ang isda sa loob ng container. At saka ibuhos ang pickling liquid. Takpan ang container at ilagay sa chiller. Ang salting ang pinaka-common na paraan ng pag-preserve. Inaalis ito ang tubig sa loob ng pagkain, kaya naiiwasan ang pagkakaroon ng mga bakterya na siyang nagpapabulok dito. Mayroong dalawang klase ng salting. Una ay ang dry curing, kung saan pinapalibutan ng asin ang pagkain. Pangalawa ay ang brining. Ito ay ang proseso ng pagbababad ng isda sa tubig na may asin. Maraming paraan sa paggagawa nito, pero ang pinaka-basic ay ang paglagay ng isang tasang table salt sa isang galon ng tubig. Dito ibababad ang isda sa loob ng 24 oras bago lutuin. Nakaka-preserve na ito, nagiging juicy pa ang isda. Bukod sa smoking, pickling at salting, mayroon pang ibang paraan para mapatagal ang isda na kayang-kaya ninyong gawin sa inyong bahay. Sun drying. Applicable ito sa mga lugar na maaraw na umaabot ng 35 degrees Celsius ang temperatura at mababa ang humidity. Una, tiyakin na malinis ang isda. Pangalawa, asinan. Pangatlo, ibilada sa araw sa loob ng 3 to 5 days. Kung hindi maaraw sa lugar ninyo, huwag malungkot dahil pwede nyo rin gawin ang air drying. Pero nangangailangan kayo ng very hot, dry weather. Ilagay ang isda sa barbecue grill o kaya naman ay itali ito at ibitin sa labas ng bahay. Siguraduhin lang na hindi ito maabot ang pusa o kainin ng ibon. Ipasok sa loob ng bahay kapag gabi na para hindi magkaroon ng moisture at muling ilabas kinaumagahan. Babala, sa air drying, maaring malagyan ng dumi sa hangin ang pagkain kaya maiging balutan muna ito ng cheesecloth para maiwasan ang contamination. Tandaan din na advisable lang ito sa mga isda na wala masyadong taba. Freezing. Sa prosesong ito, ibinababa ang temperatura para maiwasan ang pagkakaroon ng mga microorganisms. Ang advisable temperature ay negative 18 degrees Celsius. Isang paraan ng pagpapreserve ng isda ay ang pagbababad nito gamit lamang ang bawang at ang suka. Masarap yan, lalo-lalo na po yung ginagawa natin yan sa daing na bangus, di po ba? Pero kapag ka po bangus din na pag-uusapan, marami nasasarapan sa daing na bangus, lalo na sa bangus. Kaya lang ang problema ng iba, matinik daw po ang bangus. Pero don't worry mga kasambahay, dahil isasolve namin ang problema ninyo sa mga bangus na matinik, tuturuan namin kayong mag-debone sa pamamagitan po sa ituturo sa ating How to Debone a Fish with Benji Hilario. Dahil easy-easy lang po yan. Step 1. Kaliskisan ng bangus. Step 2. Hugasan. Step 3. Tanggalin ang paligpig. Step 4. Hatiin ang isda sa pamamagitan ng paghiwa sa ibabaw mula buntot papuntang ulo hanggang sa magmuka itong paru-paro. Step 5, tanggalin ang lamang loob. Step 6, tanggalin ang backbone. Pwede gumamit ng kutsilyo para magawa ito. Step 7, deboning. Kakailanganin na natin ang mosquito forceps dito. Wala itong kinalaman sa lamok, lalo namang hindi ito ginagamit para pumatay ng lamok. Tinawag itong mosquito forceps dahil ito ang pinakamaliit na forceps na ginagamit sa surgery. Ipasok ang forceps sa dorsal muscle. Ito ang unang linya sa laman ng bangus. Gupitin ito at iikot ang forceps pa kanan para matanggal ang mga tinik. Ulitin ang proseso hanggang sa umabot sa dulo ng bangus.
Isunod naman ang ventral muscle. Ito naman ang pangalawang linya sa laman ng isda. Ulitin ang proseso hanggang sa matanggal na ang mga nakakainis na tinik. Ngayon ay ready na ang inyong boneless bangus at goodbye tinik! O yan mga kasambahay, naturuan na namin kayo kung paano mag-debone ng isda. Mamaya naman po sa aming pagbabalik ay tuturuan namin kayo ng mga tips and tricks kung paano nyo lulutuin ang masarap na isda. Kaya dyan lang kayo, magbabalik pa po ang Easy Lang Yan. Fish! Pabalik po ang Easy Lang Yan. Pero teka muna ha, mga kasabahay. Safety reminders lang po. Kung gagawin po ninyo yung do-it-yourself fish smoker na itinuro po namin sa inyo kaganina, ay huwag masyadong patatagalin ang pagpapausok. Yung soldering iron po na ginamit natin kasi ay may tendency na sumabog kapag masyadong matagal ang pagkakasaksak. At tandaan din po, huwag na huwag hahawakan ang soldering iron kapag mainit at huwag ididikit sa papel dahil makakasunog yan. Kaya alalahanin po niyo yung maigi ha. Huwag patatagalin ang soldering iron at huwag hahawakan. Ngayon naman po, alamin naman po natin kung paano mag-fillet ng isda at kung paano maghasa ng kutsilyo. Panoorin niyo po ito mga kasabahay. At nagpabalik po muli ang Easy Lang Yan. Eto na, bibigyan na po namin kayo ng mga tips and tricks and everything about fish. 6 years na siyang cook sa Azuro Restaurant. Specialty niya ang Spanish Mediterranean cuisine. Meet Chef Roberto Bobby J. Salcedo. Siya ang magtuturo sa atin kung paano mag-fillet ng isda at maghasa ng kutsilyo. Ipatong ang palad sa isda para mahawakan itong mabuti. Hiwain mula buntot hanggang bato. Gamitin ang backbone para i-guide ang kutsilyo. Gawin ang dahan-dahan para hindi masama ang tinik sa tiyan at para hindi masugatan. Ulitin ang proseso sa kabilang side ng isda. Depende sa potahe, pwedeng tanggalin ang buong laman at ang balat. Maraming sharpening tools ang pwede gamitin. Umpisa natin sa steel rod. Hawakan ang kutsilyo at steel rod sa magkabilang kamay. Dapat ay nakalayo sa katawan ang steel rod. Sa paghawak naman ng kutsilyo, ipwesto ito na may angulong 20 degrees at dapat ay may sapat na puwersa sa ibabaw ng bakal. Ilagay ang talim ng kutsilyo sa ibabaw ng steel rod at islide papunta sa dulo. Pwede rin naman gumamit ng sharpening stone. Ilagay ang talim ng kutsilyo sa ibabaw ng sharpening stone na may angulong 20 degrees. Dapat ang talim ay nakalayo sa inyo. Alalayan ang kutsilyo sa pamamagitan ng pagpatong ng ilang daliri dito. Hasain papalayo. Kung walang sharpening stone, pwede rin gamitin ang ilalim ng tasa. Siguraduhin lang na di ito basa. Hawakan ang tasa sa ilalim at ipwesto ang kutsilyo na may angulong 30 to 40 degrees sa magaspang na bahagi ng cup at i-slide ito pataas, pababa. Ulitin ang pag-slide ng maraming beses hanggang ito ay maging matalim. Kung nagmamadali at mas malapit sa iyo, ang isa pang kutsilyo, pwedeng-pwede rin itong gamitin. Ang kutsilyo na gagamitin panghasa ay dapat naka-acute angle. Maaari itong ipatong sa sangkalan para hindi basta-basta gagalaw. Sa mapuno na kutsilyo naman, ay dapat hasain mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Gawin din ito sa kabilang side.
Bago lutuin ang isda, pigaan muna ng lime or lemon juice ito at hayaan sa loob ng isang oras. Ang asid ng lemon juice ang magpapalambot sa isda para mas mabilis itong maluto. Magbibigay din ito ng flavor at hindi rin didikit sa grill kung iihawin ito. Kung ibe-bake naman ang isda, maglagay muna sa baking tray ng sibuyas o celery na hiniwa ng maliliit. Saka ipatong ang isda dito. Hindi didikit ang isda at magkakaroon pa ng dagdag flavor. Para matagal ang amoy ng isda sa inyong kamay, bigaan at kaskasan ng lemon. Pwede rin naman hugasan ng kamay ng suka at tubig o kaya naman ay ng asin at tubig. Palambutin ang frozen fish sa gatas. Ito ang mag-aalis sa kakaibang lasa at magbibigay ng flavor na parang bagong huli lang ito. Ang formula sa pagluluto ng isda, ito ay dapat lutuin sa loob ng 10 minuto kada pulgada sa katamtamang init. Halimbawa, kung isda ay 3 inches ang kapal, lutuin sa loob ng 30 minutes. Kung 1 inch, 10 minutes. Kung 1/2 inch naman, lutuin lang sa loob ng 5 minuto. Para mawala ang amoy ng isda sa kusina, habang ito'y niluluto, magpakulo sa tabi ng 2 tasang tubig na may 2 kutsarang suka habang niluluto ang isda. Ang isda ay masustansya, madaling hanapin at masarap lutuin. Pero pwede rin po itong magdulot ng hindi maganda sa atin kapag hindi po tama ang ating pagkakapili at may problema sa pagkakapreserve nito. Mabuti na lamang po, meron tayong mga eksperto na nakakausap na nagpapayo sa atin ng mga tamang gawin para maayos ang ating pagluluto at pagpipili ng mga isda. Para masabi natin, easy-easy lang yan. Di ba? O ngayon mga kasabay, alam na po natin kung paano natin mas magiging masarap at ligtas ang pagkain natin ng paborito po nating isda. At dyan nagtatapos ang 30 minutong punong-puno ng kaalaman and easy tips. For comments and suggestions, please feel free to message us through our Facebook address, facebook.com/easylangyan. Twitter namin, twitter.com/easylangyan. Instagram at easylangyan. At ang aming email address, easylangyan@gmail.com. Ang sarap ng mangga. Website po natin, www.untvweb.com. Pag wala kayong TV, pero kayo ay nanonood sa inyong internet, live streaming po, napapanood ang lahat ng mga programa ng UNTV via untvweb.com. Nagpapasalamat po ang Easy Lang Yan kay Rosaline Losuergo, ang ating fish expert. Kay Benji Hilario, na nagturo naman po sa atin ng fish deboning. At syempre, kay Chef Leonel Briones ng Gran Via Cafe by Paladin. At Roberto Salcedo ng Azuro Restaurant. And special thanks to Ruth Salenga, kay Joyce Giroy, kay Boy at Giroy, pagsama po nila sa amin. Kay Jaja na nag-make up sa akin. O sige na nga. Happy birthday din kay Lillian Remolin. And hello kay Baby Miguel of Brisbane, Australia. Diyan lang po kayo mga kasabahay. Susunod na po ang programang Istorya. Again po, magkikita-kita po tayo muli sa darating na Huwebes. Pagkatapos na pagkatapos ng ito ang balita. At ito ang tinatag po natin ng pag may problema, hindi dapat nag-aalala, hindi dapat nai-stress dahil... Easy lang yan.